Ikawalong antas ang mga pamamaraan ng pagbibigay ng da'wa. Modulo 6. Ang mga naninigarilyo ay sakit sa ulo. Sila ay hihinto pagkatapos ng isang minuto. Sila ay muling maninigarilyo. At pagkatapos, sila ay muling hihinto. At pagkatapos, sila ay muling maninigarilyo. Paano mo sila mapapatigil? Lagi namin kasama sa pagtatrabaho si Jamil na isang naninigarilyo. At alam niya na hindi dapat siya naninigarilyo. Ngunit wala siyang sapat na dahilan upang huminto. Kaya tuwing sumunod na araw, si Jamil ay pumupunta sa opisina at sinasabi na alam niya na kailangan niyang huminto sa paninigarilyo. Ngunit siya ay patuloy sa paninigarilyo. Isang araw, pumunta siya sa opisina at ipinahayag niya na huminto na siya sa paninigarilyo. Si Adam, isang malapit na kaibigan, ay nais na huminto si Jamil sa paninigarilyo. Kaya sinimulan niyang batiin si Jamil. Siya ay nagpakita ng tunay na pagsisika. Pagkatapos, si Adam ay nagpunta sa lahat ng iba pang mga kasamahan sa kumpanya. At isa-isa ay sinabihan sila na pumunta kay Jamil at binati siya dahil huminto na siya sa paninigarilyo. Kaya si Jamil ay umupo, nagtatrabaho sa kanyang mesa at ang isang tao pagkatapos ng isa pang tao ay lumapit sa kanya at binati siya. Ang pagsisikap ay kumalat sa buong kumpanya. Ngayon ay sinasabi natin na ang mga naninigarilyo ay hindi maiiwasan ang paninigarilyo. Ngunit ngayon, ang lahat ng tao ay binabati si Jamil. Ito ay isang malaking bagay. Magiging napakahirap para kay Jamil ang magsimulang manigarilyo. Ito ay magiging labis na kahiyahiya. Kaya natutunan natin na ang ating pagsisikap ay nakakahawa. Kaya kung ang isang tao ay gagawa ng isang maliit na pagbabago, ay dapat na tunay mo silang batiin at ito ang isang paraan na iyong magagamit upang tulungan ng tao na baguhin ang kanilang pag-uugali. Ang ikalawang pamamaraan ay isang nakapupukaw na pamamaraan. Tunay na ito ay magtutulak sa isang tao sa tagumpay. May isang samahan ng mga mag-aaral na Muslim, MSA, isa sa mga universidad sa Amerika, at tunay na walang nagpapatakbo nito, walang presidente o walang namamahala. Ang tagapayo sa kagawaran ng universidad ng MSA ay isang kababaihang Muslim. Kaya nagpasya siya na maghanap ng sino man na maaaring maging pinuno o presidente. Hindi niya alintana kung hindi nila naibigay ang lahat ng mga kinakailangan. Nais lamang niya na magsimula ang MSA. Natagpuan niya ang isang hindi nagsasanay o di sumusunod na Muslim at sinabi niya sa kanya, "Ikaw ang pinuno ng samahan ng mga mag-aaral na Muslim." Kanyang sinabi na, "Imposible, hindi ako." Kanyang sinabi, "Ikaw." Tugon niya, "Hindi ako nababagay para rito." Kanyang sinabi, "Wala akong pakialam. Wala nang sino man, kaya ikaw ang pinuno." Kaya pinilit niya ito sa kanya. Ngayon na siya na ang pinuno ng MSA, nakaramdam siya ng hiya na hindi siya nagdarasal at gumagala kasama ang kanyang kasintahan. Kaya siya ay tumigil at nagsimulang magdasal at isabuhay ang kanyang pananampalataya. Pagkatapos ay matagumpay niyang pinamunuan ang MSA sa loob ng maraming mga taon. Kaya minsan, pagdating sa ilang natatanging mga bagay, ay maaari mong itulak ang isang tao na pasukin ito kung wala ng iba pa. Ngayon, narito ang magkatulad na pamamaraan, isang bagay na halos magkatulad. At ito ay upang iparamdam sa isang tao na siya ay mahalaga. Ito ay bahagi ng ating pagiging likas na tao. Mahal natin ang mga tao na nagpapahalaga sa atin. Isaalang-alang natin ang bilang ng mga kasamahan na nabuhay sa panahon ng propeta. Sumakanyanawa ang kapayapaan, pagpapal ng Allah. Gayunpaman, ang bawat isa sa kanila ay naramdaman na siya ay mahalaga dahil sa atensyon na binigay sa kanya ng propeta. Marami kang magagawa kung maipaparamdam mo sa isang tao na gusto mo siya at mahalaga. At maliit lamang ang magagawa mo kung ituturing mo na hindi sila mahalaga at iparamdam sa kanila na sila ay mga walang silbi. Kaya ito ang isa sa pinakakamanghamanghang mga pamamaraan upang tulungan ang isang tao na magbago ang iparamdam na sila ay mahalaga.